Ayan mga mamshi, ngayong hapon na to gagawa kami ng tinapay kasi wala kaming tinapay dito ngayon at gusto namin kumain ng tinapay. Since hindi naman kami lumabas, gagawa kami ng soft bread na may gatas tapos pero wala kaming oven. So ito try kong magluto ng tinapay na walang oven. So mag-start tayo sa pagpaalas ako ng yeast. Mga 10 minutes na mga mamshi, gumamit ako ng 2 tablespoon na yeast. Tapos nilagyan ko na rin to ng 3 tablespoon na sugar at 150 ml na water. So ayan, pwede na siyang galawin kasi nasa 10 minutes na naman. Ayan, nag-raise na siya. So pwede na natin siyang ilagay. Ito mga ingredients, oil, tapos 2 egg, tapos 1/2 tablespoon of salt, tapos 1/2 cup of milk and 2 cups of all-purpose flour ang gamit ko. So ayan, mag-start na tayo mga mamshi. Ilalagay ko na yung oil. Ayan, nag-raise na siya. Dalawa lang gagamitin ko mga mamshi kasi yung isang egg pang kaano natin yung mamaya pang garnish, yung pang ano para kumitag ating tinapay. Ayan. Lalagay natin yung ating salt. Yung ating milk. Dandaan natin ilagay ang ating flour. Sifted na ito mga mamshi. Ayan mga mamshi, haluin natin mabuti ang lahat ng ating mga ingredients sa gagawin natin doon ng ating tinapay. Ayan. Nagsama-sama na lahat yun. Ngayon, maghiwa tayo ng butter, mga 2 tablespoon. Ating ihahanda para isama natin mamaya sa pagmasa doon sa ating dough. Ayan. Lilipat ko yan dyan. Pero bago ko siya nilipat, nilagyan ko muna ng flour yung ating pinaglipatan para hindi siya masyadong madikit mga mamshi. Kasi madikit yung aking dough dahil hindi naman marami ang oil. So, ganun. Gusto ko kasi rin yung hindi masyadong ma-oil yung tinapay na kakainin namin. Ilagay ko yung butter. Hindi ko na minelt yung butter. Diyan ko na lang siya inilagay. Diyan ko na lang siya inihalo. Kaya kailangan mamasang maigi para mahalo siya mabuti sa ating dough. Yan. Halo ng mabuti. Hala, masa. Masa, mare, masa. Yan. Yan, napansin kayo sa akin mga mamshi. Isang kamay lang ginamit ko, no? Nakaprenda yung kabilang kamay mga mamshi kaya ganun. Eh konti lang naman kasi yan. Pag nahalo na mabuti ganyan. Medyo i-rest natin siya ng konti mga mamshi. Mga 10 minutes
Pwede na yun, mga 10 minutes. Rest lang. Bago natin balikan. Dapat yan mga mamsi, tinatakpan. Tinatakpan yun siya. Kaya lang, sa katamaran ko, hindi ko na yung tinakpan. 2,000 years later. Okay na. Pwede na siyang masahin uli. Ayan. Parang hindi ako kontento mga mamsi. Siguro kailangan kong lumipat ng ibang pagmamasahan. Kasi oh, tingnan mo. Pero bago ko ilagay yung mga mamsi, nilagyan pa ng konting flour yun. In the mess. Yan. Yung ating dough mga mamsi, ahatiin ko kasi masyadong malaki para sa akin ang pagro-roll. Iro-roll ko muna siya. Para akong naninibago magmasa mga mamsi. Tagal na kasi hindi ako gumawa ng tinapay. Nasa 3 dekada na. Bago ako gagawa uli ngayon. Tapos, sa kawali ko pa yung lulutuin mga mamsi. Kasi wala akong oven ngayon. Susubukan kong magluto. Kasi nga, parang nasanay na ako nitong isikyo-isikyo na to. Na walang labas-labas. Kaya tinatamad tuloy akong lumabas. Tinatamad kami lumabas kahit bibili ng pagkain eh. Kung anong merong ingredients, hala sige gawa na lang. Wala kami labas-labas mga mamsi, siguro. Waang sa isang buwan, 2 beses lang kami lalabas pag mamalengke. Pag namalengke kami, good for 2 weeks na yun. Kaya yan. Pag naubusan, gawa ng paraan. Kung anong meron, yun ang gagawin. Malaking tulong din yung ganyan mga mamsi kasi nakakawala ng inip. Tapos, nakakalesen ng budget. Kasi, biro mo, pag hindi ka lumabas, wala ka, hindi ka makakagastos ng malaki. Kaya ganyan. Alam mo, napakarami namin mga mamsi. 2 lang kami. Pero marami palang magawa sa 2 cups na ano, na flour. 2 araw naming budget na tinapay to. Sigurado. Itong ginagawa ko mga mamsi, dapat snack namin to. Siguro, ito, isasama ko na panahang ano na to, kasama hapunan na to. Paparisan lang namin to ng kape. Ayan. Handa na yung kawali natin mga mamsi. Pero, ang ginamit ko mga mamsi, wala kasi akong ibang magagamit o maisip na gamitin para patungan ng aking tinapay. Susubukan ko itong aluminum foil. Wala kasi akong rack. Ayan, subukan ko muna itong aluminum foil mga mamsi kung anong magiging resulta. Lagyan ko lang ng konting na para hindi siya dumikit. Nilagyan ko ng konting oil mga mamsi. Siguro kung marami ang oil mga mamsi, prito na yung aking tinapay. Hindi, para lang hindi dumikit mga mamsi. Ayan. Ginagawa mo! Nilagyan ko na siya. Lalagyan natin yan. Mga 6 piraso lang siguro muna. Susubukan muna natin kasi paano ang resulta.
experiment ko to mga mamsi kasi yan. Gawa-gawa ng paraan. Kung tayo mga mamsi nagpupulbo, yan, ilalagyan din natin siya ng paganda para kumintab. Yan, egg white yan mga mamsi. Pero kung wala kayong egg white, oh, pwede na rin yung gatas. Kasi yung gatas para din kumintab yung tinapay. Nakikita mo nyo yung mga tinapay, di ba pakintab yung ibabaw. Yan yung nilalagay. Di kaya gatas. Tatakpan natin. Since wala tayong oven, kawali-kawali tayo ngayon. Ayan. Let's observe kung paano siya maluto. Tingnan nyo. Ayan, nakikita nyo mga mamsi. Unti-unting lumalaki yung ating tinapay. Yun, nag-unti-unti na nagbabrown. Diba? Tara! Luto na! Ayan! Papalamanan na natin. Gumawa akong palaman. Kadahil wala namang ibang laman ng aking pantry, ah. Social ka, girl. Pantry. Mayroon pa doon. Wala naman laman yung aking ano doon. Yung lalagyan ng akin ng ano. Eto lang. Yan o. Yan lang ginamit ko. Nilagyan ko lang ng mayo. Palaman. So, ng palaman namin sa tinapay. Titingnan namin at titikman namin kung ano ang lasa ng tinapay. Hindi pa namin natitikman. Nilagyan ko na ng palaman. Ayan. Palaman ko sa mga mamsi. Wala kasi akong sibuyas. Sa katamaran kong lumabas. Ayan. Kung ano lang meron. Mamsi. Ayan ang laman. Tikman ko. Sarap? Wow! Parang sa bakery. Wala lang. Ayan. Sarap sana itong buyas pa. Mali kasi ako sa ano yun. Spicy. Spicy or spices? Spices. Sorry mga mami. Hirika. Ay, nako, inubo. Kasi anak ko eh. Pag di ko narak, magagalit. Ayan. Kain tayo. Timpla ka ng kape. Bye mga mami. Kain tayo. Snack namin to eh. Kasama na siguro hapunan kasi napadami yata ang gawa ko. Umabot siyang ganito kalalaki. 12 pieces yung dalawang cup. Yung ano, na corns, na all-purpose flour. 12 pieces na ganito. Hindi nakasalang pa. Kita nyo naman mga mamsi, sa kawali ko lang yun niluto. So next time, pagka kayo sa kawali kayo magluluto mga mamsi, lagyan nyo talaga siya ng sapin. Yung metal rack. Mas maganda kung may metal rack. Para hindi siya ano, kasi medyo nagkakaroon siya ng ano, medyo matigas yung lalim kasi nga diretso siya sa apoy. So, ganun. Yun lang may advice ko. Although, okay naman siya. Malambot. Ayan, oh. Malambot naman yung tinapay. Malambot siya. Okay naman siya. Pag sarili, pangkain namin. Okay lang siya. Ganun. Pero huwag mo muna ibenta kasi medyo may kulubot pa kasi nga. So, kawali lang natin yung luto. Anyway. At least, nakagawa ka ng pagkainan. Hindi ka lumabas. Ayan. So, ano lang naman ang ingredients? Gatas. Ang dagdag ko, no? Gatas, corn, all-purpose flour, konting mantika, konting butter, tapos yeast. Yun. Ayun lang naman. Tsaka konting asin. Sukay. Apoy. Kawali. Yun lang. So, ayan mga mamsi. Nakakabusog na, mabubusog na tayo. Kaya na tayo. Mga mamsi, bye-bye. Huwag nang kalimutan i-subscribe at i-like them. Pindutin yung notification bell. Pero panoorin nyo naman mga mamsi para may ganun na. Bye!